kaibigan, hindi ko na po kayo dinala sa pag-isa. Alam niyo po, ang ginawa ko po dito sa karne ng baboy, pinakuluan ko po muna, pinalambot ko po hanggang sa naubusan ng sabaw, hanggang sa nagmamantika na siya. Tapos, nung lumabas na po ang mantika niya, nilagay ko na po yung sibuyas bawang. Yan po yung tinatawag na ginisa sa sariling mantika yan. Kasabihan po yan, bukang bibigyan ng mga matatanda nung araw. Ginisa ka sa sarili mong mantika. Ganyan ko po naunawaan. Yung baboy po pala ay pwedeng gisahin sa kanyang sariling mantika para hindi na po tayo magdadanggal pa sa ating katawan ng kolesterol na panibagong mantika pa po na galing sa buti ang ating ilalagay. So, pagkatapos ko pong gisahin sa sariling mantika sa sibuyas bawang, nilagyan ko po siya ng oyster sauce uli, tapos toyo. Yan. At ngayon po ay ilalagay naman po natin itong suka. Yan. Ang suka po eh, yan po ay panglaban sa ano? Sa taba ng kinakain natin dahil kapag adobo. Maganda po yan na panglaban. Tapos, lagyan po natin ng tawag dito. Magalaw po ang ating video kasi hawak po ng ating isang kamay kasi naku, mga kaibigan. Madali na naman ang ating mga apo yung paan ng ating cellphone holder. Yan, meron na pong paminta yan. Tsaka meron na po yung oyster sauce. So, ibig sabihin, ay malasa na po yan. Yan po. Tapos, dahil nandiyan na yan, kumukulo-kulo na. Lagyan po. Andito po ang mga kaibigan. Ito po ang gusto ko na ayoko po siya ng patatas. Ayan po. Pwede pong kamote ang ating sahog sa ating adobo. Yan. Kasi ako, pag ganyan, hindi po ako mahilig sa karne. So, okay na po ako sa kamote at saka sa konting sabaw. Minsan, makain din ako isang hiwa. Okay na lang. Tapos, mga kaibigan, lagyan natin ng konting sabaw para po maluto yung ating kamote. Yan. Yan po ang ating adobong karne ng baboy. Tikman po natin itong ating niluluto. Sarap po ng ano? Sarap po ng asim. Naghalo po yung asim at saka alat. At ang tama na po yan. So, pakukuloy na lang po natin yan. Palambutin po yung karne. Kaya atin pong takpan. Yan po yung aking mga pinaglagyan ng aking mga ingredients. Kasi kailangan po rin takal-takalin yung ating ingredients. Yan. Yan po. At saka marami po siyang hugasan. O, ito po ba? Yan mga kaibigan. At saka hapon na naman po. Di po ba? Hapon na naman. Natapos naman po yung agahan, tanghalian, at ngayon po hapon na. Sabi namin kanina, kapag hindi maubos yung aming yung ginisa ng aking manugang na bagyo beans at saka yung giniling ay hanggang hapunan. Eh, alam niyo po ang bagyo beans, kapag luto na po yan, ay umiimpis, kumbaga ay umiiksi, lumiliit. Kaya hanggang tanghalian lang po yan. At hindi naman po yun na madami masyado. Kasi yun lang po yun kanyang umaga. Tapos ang natira ay tanghalian. Pero ako po, ang aking agahan yan ay dalawang slice na tinapay o dalawa tatlo hanggang tatlong pandesal, tapos yung aking pong blue turnip, okay na po yun. Tapos tanghali ay kunting kanin uli at kung may ulam hindi kunting ulam, pagdating sa gabi ay medyo kain na po ng pulubian o na masyado marami. Kailangan na pong magbawas-bawas ng kanin, lalo na po ang kanin. Tsaka ako po ay
Kumakain po ako ng maaga hanggat maaari mga 6:30 o 7 o'clock kasi maghihintay pa po ako yun ng 3 hours bago po matulog kasi bawal pong matulog na bagong kain dahil aakit po, tataas po yung level ng ating mga sugar. At kapag tumaas ang level ng ating sugar, mag-high blood po tayo. At kapag na-high blood tayo, hindi problema. Ano po? So, ingatan po natin ang ating mga sariling katawan. Kasi katawan po natin ito eh, hindi po ito katawan ng iba. Hindi po yung iba na mag-iingat ng ating katawan. Tayo po mismo mag-iingat ng ating katawan. Dahil katawan po natin yan. Sabi ng Lord, our body is a temple of God. So kapag ito po ay templo ng ating Panginoon, dapat po natin ingatan. Yan. Yan yung ano, mga kaibigan. Yan yung kagandahan dyan sa ating katawan. Kapag mahal natin ang ating katawan. Alasahan ko po ulit. Yan mga kaibigan, masarap talaga ng ano. Sarap talaga ng suka. Yung suka, suka. Yung masarap. Yan, kulo-kulo muna. Kulo-kulo muna ang ating adobo. Mas maganda po talaga kapag palambutin muna ang karne, pakuluan na. Tapos lagyan ng konting asin na para may lasa na siya. Tapos bawiin na lang po yung lasa kapag inilagay na po yung mga ingredients ng adobo para hindi sorry po para hindi po masyadong maalat, nakakaubo po yung ano yung asim ng suka. Minsan naman ang ginagawa ko po ay anong tawag doon, yung pong paksiw na karne, lalo na po yung pata. Kapag nagpaksiw po ako ng pata, ano lang po yun, bawang lang po yung katapat at saka sibuyas, tapos sukaan po talaga, at saka yung pamienta, suka, bawang, pamienta, sibuyas. Yan na po ang ano dyan. Tapos, pakuluan muna yung pata, linising mabuti, kasi minsan may mga ano-ano pa yan eh. May mga balabalibo pa, so linisin mabuti, lamasin sa asin ng mabuti para matanggal ang amoy. Tapos, yun, lagyan din ng konting luya para pangtanggal po ng lansa ng karne. Masarap po yung ano, paksiw na pata. Kahit man po hindi pata, pwede pong gawing paksiw. Hihintayin lang po natin ito, mga kaibigan, na maluto ang kamote, kasi yung karne po yan ay luto na, yung kamote na lang po dyan, hindi. So, Nim, pahingit nga akong tinidor. Hindi tayo makalayo kasi hawak-hawak ko ang tawag dito ang cellphone. Yan po. Sarap po yan. Malambot na po yun. Malambot na po yun. Karne. Dagan po natin ang kong tubig pa. Kasi mukhang matigas pa yun. Karne. Tapos, habang lumiliit po yan ang tubig, o habang natutuyo ang sabaw niya, at naluluto ang, hindi pala, ilaw pa ang kamote, hindi po karne. Ilaw pa ang kamote. Kapag ano na po yan, medyo natutuyo na po ang sabaw niya. Ibig sabihin, luto na yan ang kamote. Masarap din po yung patatas, pero mula po nung may nagturo sa akin na sabi ay masarap daw yung kamote. Manamis na miss daw po yung sabaw ng adobo. Trinay ko at okay naman po. Sarap naman siya. Depende lang po yan sa panglasa natin, mga kaibigan, kung ano po ang gusto natin panglasa sa ating niluluto. Nasa mga kamay po natin, nakasalalay yung lasa ng ating niluluto.
kasi kapag tayo po ay hindi rin na natin pinag-aralang mabuti, mayari hindi natin tatakalin yung ating mga ingredients, baka po pwedeng maalat. Eh yung maalat po, napakahirap pong bawiin yun, either lalagyan mo na lang ng asukal para matanggal ang alat. Eh kung medyo hindi masyadong maalat, pwede pang gawa ng paraan, dagdagan ng konti ang pangpaalat. Pero pag maalat na, naku, dilubyo na po yun, masisira na talaga ang diskarte ng lasa ng ating niluluto. Kamusta po kayo? Bisibisihan po ang buhay natin maghapon, mga kaibigan. Talagang marami po tayong ginagawa at kung ano-ano pong aking kinukuting-ting dyan. At hindi po pwedeng wala po tayong content sa ating YouTube channel. At tapos na po tayo ng ating Bible reading. Meron po tayong ilang pirasong tawag dito. Short videos. At meron po tayong mga luto-luto kanina na tanghalian. At ngayon po ay luto naman sa panghapunan. Bukas po iba naman. Ano po? Alam niyo po, ang hirap mag-isip ng ulam ng mga kapatid. May pera ka o wala. Yung walang pera, madali lang mag-isip yun ng ulam. Ako, pag wala na akong pera na pambili ng masarap na ulam, okay, pwede na yung ano eh. Pwede na yung sardinas at saka miswa. Yan. Mga ganyan na lang. O sotanghon. O either igisa na lang ang sardinas, okay na yun. Pero kapag meron kang konting budget sa pang-ulam, eh, siyempre, kung ako lang sa akin, eh, okay lang yun. Siyempre, pag may kasama tayong mga kapamilya, hindi po pwede yun. Kailangan po tayong mag-isip kung ano po ang ating uulamin. Eh, kami po ay apat po kami dito sa bahay. At kailangan pong magluto. Yan mga kaibigan, parang napalaki yata ang hiwa ko ng kamote. Pero luto na oh. Yan. Luto na ang kamote. Kunti pa. Maganda rin nga po yan eh. Alam pong palapot-lapot po yan ang kamote. Orange po ang kamote. Ang mahal po ng kilo ng kamote na ganito. Parang 85. Grabe. Basta ito po lahat po nito, mga kaibigan. Titignan po natin na. Ang karne po ay mahigit 330 po ang kilo. Pero yung slice po ng tindira ay 360. Sabi ko okay na. Tapos, yan, dalawang kamote, dalawang sibuyas, isang bawang, tapos isang oyster sauce, at saka 5 pisong durog na pamenta. So, nakakahalaga po yan ng 445. Yan po. Ito po. Isang lutoan is 445. Alam niyo po, nung araw ng mga anak ko ay bata pa, yung 500 po sa amin ay budget na po namin yun sa isang linggo. Ngayon po, ang 500 ay budget po sa isang kainan. Pag medyo gulay-gulay, o di pwedeng dalawang kainan. Grabe, ano po mga kaibigan? Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ang Panginoon po ay hindi nagkukulang. Kami po ay walang trabaho ng ating mister. Pero kahit anong mangyari, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Hindi po pwede mga kaibigan na wala tayong iniipit-ipit minsan na kunting pera kasi kapag meron po tayong gusto, eh, nakakaya naman po na manghingi tayo sa manugang natin. O kaya, manghingi pa tayo sa mga anak natin. Eh, sila na ang gumagasas, di po ba? Kaya, yan, ang design ng ating buhay bilang mga magulang na nakakaramdam po tayo ng hiya sa ating mga anak. Lalo na po kapag pinapakain po tayo ng ating mga anak. Kaya, gustong-gusto ko po talaga, mababait pong aming mga anak. Mga manugang namin, mababait din, pero sabi ko kay Lolo Dudong, hindi tayo disabled. Able pa tayo, pwede pa tayo maghanap buhay. Kaya lagi kong pinag-pray sa Lord na
naging okay na yung daluyan ng biyaya ng Diyos financially para po makapag-trabaho din kami o makapag-puta po ng konting pagkakagdaan. Dahil tayo pong mga magulang, ang number one po na ating pangarap sa buhay ay makatulong pagpalain ng ating mga anak. At hindi po yung mga anak natin ang bubuhay sa akin. Pero doon talaga sa mga disabled na magulang at talagang wala naman na talagang kakayahan. Abay mga anak, lingunin nyo ang inyong mga magulang. Dahil yun ay nararapat. Pero doon sa mga hindi pa naman disabled at kaya pang maghanap buhay, magkipag-usap po tayo sa Panginoon na bigyan pa po tayo ng pagkakataon ng makapaghanap buhay para maging pagpapala din po tayo sa ating mga anak o sa ating pamilya. Yan mga kaibigan, basta ako nagluluto, hindi po ako nawawala ng kwento. Ano po, salamat na lang po sa pakikinig nyo ng aking mga kwento. Ngayon, kailangan sa isang linggo, meron kang, hanggat maaari, meron kang 2,000. Kasama na dyan ang ulam, kasama na dyan ang tubig, at yung mga simpleng bagay na bibili natin. Ang tubig po namin dito ay 25 pesos na po ang isang container. Tumaas na dati 3 container 50 pesos. Ngayon po ay 75 na kanyang umaga. Tumaas na. Ngayon po talaga talagang ang aming tubig naman ay nasa 500 monthly. At ang aming kuryente, baka meron na kami mga 2-5 kasi 2 pamilya na po kami ngayon. Dito lang aking mga anak. Kasama na po doon yung aircon. Ayan mga kaibigan, hindi ko siya masyadong piliin kasi si Bunso. Nagahanap yun ng sabaw. Ayan, ang ating adobo na ginisa sa sariling mantika. Tapos kulay orange yung ating kamote. Kaya po siya mahal. Ayan, okay na yan mga kaibigan. Patayin na po natin kasi may kasali na pong mantika yung tunog ng ating adobo. Ayan po. Pwede po ba? Ayan lang ang sabaw niya. Ayan, pwede na kumain ng hapunan ang gustong kumain. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking pagluluto dito po sa ating munting kusina. Nawa po ay patuloy po tayong makaranas ng biyaya ng ating Diyos. At mag-ingat po tayo. Huwag din po nating sobrahan ang pagkain kasi ang sobra po ay masama po yan ang epekto. Ano po? Lahat ng sobra ay masama po yan ang epekto. Ayan mga kaibigan, hanggang sa muli po ng ating pagluluto dito sa aking kusina. Ito po ang inyong abang lingkod na nagmamahal sa Panginoon at mahal ng Diyos na gaya nyo rin ang inyong Lula Really Mix Stories na hindi po magsasawa na magsasabi ng pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.